Hi guys! Welcome back to My Goodness. So, thank you so much dun sa mga parating nanonood ng videos ko and vlogs and sa mga sumusubaybay. And thank you so much for all the feedback and comments, mga reactions na natatanggap ko. Thank you kasi alam ko na nanonood talaga kayo and willing kayong matuto gumawa ng mga bread recipes at yung mga niluluto kong potahe on my channel. Well, thank you so much, and we're celebrating our 10K subscribers. So, thank you so much, guys. I appreciate everything. Now, magluluto naman tayo ng isa sa pinakamabili sa mga groceries at sa mga bakeries. Ito yung nakagisna na nating kinakain lagi, ang ensaymada. So, I'll be doing a different process on how to do the ensaymada bread. So, stay with me, guys. So, let's start with our ingredients. We have, this is half all-purpose flour and half bread flour para mas softer yung ating dough. We have our milk. I'm using right now evaporated milk. Sa mga niluluto ko, mostly ang ginagamit ko ay fresh milk. But this time, I need to use evaporated milk kasi may konting sweetness ang evaporated milk. It will help para maging mas masarap yung ensaymada natin. And this is a 250 ml evaporated filled milk. I would suggest you use the red one, which is the filled milk, kesa dun sa creamer lang. Kasi yon medyo malabnaw. So this one is a little bit more concentrated, kaya mas masarap yung ating tinapay. And then we have here light brown sugar, our instant yeast. You can also use dry active yeast. Our iodized salt, and this is the vanilla extract. Vegetable oil. We will just be using one egg, room temperature. And for our toppings na ilalagay natin sa ensaymada, so I'll be using this confectioner's sugar. So this is also what we call icing sugar, yung ilalagay natin sa icing ng mga cake, or powdered sugar. Then, we'll be needing some vanilla, some butter, and the cheese. So, I would suggest you choose a cheese na medyo matigas. Dapat kagaya ng mga cheddar cheese. So, I don't have access to one. I only have Eden cheese sa ref ko laging na nakastock. So, ito yung gagamitin ko. But I will freeze this or ichichill ko to para matigas pagka ginrate ko later on. Kasi ang cheese na to medyo malambot pag ginigrate. So, ito yung ilalagay ko, yung butter, yung sugar, and yung vanilla. Ito yung glaze. And then, papatungan natin siya ng cheese. For this one, there's gonna be something different that I will be doing. I'll be making a tangzhong or water roux. Water roux, ito yung mga nilalagay sa mga Japanese bread para malambot. And that is composed of just bread flour or all-purpose flour and water. And also guys, this is what we're gonna be using for our ensaymada. It will be an individual ensaymada na gagawin natin. Pinatong ko lang siya sa isang baking sheet. Just a reminder sa mga nagtatanong lagi na ang ingredients ko at full recipe is available. Just on the bottom of this video, meron description box. If you're using a cell phone, you'll see an arrow beside the title. Just click on that, lalabas yung description box na dun yung full recipe. Pwede yung screenshot para hindi kayo mahirapan kopyahin. Hindi kagaya kapag nilalagay ko sa video, ipiplay nyo pa yung video para lang makuha yung mga ingredients isa-isa. So, from the description box, you can easily copy it or screenshot. And it will be easily available for you to use. Okay. And so, moving on, we're gonna be starting our cheesy ensaymada. We'll start cooking now our water roux. Yun yung unahin natin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano. Okay, so guys, I'm using any casserole or small casserole lang na gagamitin nyo. Pwede yun. So, una yung gagawin guys, imimix nyo muna yung flour sa water. Okay, huwag nyo ibubuhos diretso sa kawali. I-mix nyo munang mabuti. Kasi pag hindi nyo to pinagsama muna,
magiging bubo. Just make sure na walang mga lumps. Ayan, so wala kayong makikita dapat na bubo. This is just continue mixing in low fire hanggang sa maging solid yung ating roux. So you can actually cook this sa mas maliit na casserole para mas madali sa inyo. Inuna natin itong iluto kasi palalamigin pa natin ito bago natin ihalo dun sa ating ingredients. Ayan, kita niya nagka-clump na siya. Mabilis lang naman itong lutuin. Okay, papatayin ko na yung apoy. Kasi hayaan ko na lang yung init ng pan ang magluto sa kanya. Ayan, this is what we're trying to achieve. Ganyan, oh. There. It's like a paste na mas medyo heavy lang ng konti. So basically, that's it. That's how you cook a roux or tanzong. Palalamigin lang natin ito ng konti. So we've achieved it. This is how a roux should be. Yan. Ganda. Hindi siya kailangan mag-brown, guys, para masunog nyo. Okay, that's it. We'll let it sit to cool down. Okay, so while waiting, guys, for our roux to cool down a little bit, I have here yung milk. So we'll put this in the microwave for 30 seconds para maging maligam-gam para malagay na natin yung ating yeast, okay? Okay, so guys, napainit na natin yung ating milk. We'll just check the temperature. I'm using a candy thermometer. So, 110 degrees Celsius. So, okay na yon. So, yung perfect temperature niya is 110 actually. Then, we'll put our yeast. Okay. And the sugar. Para mag-activate agad yung ating yeast. Although this is an instant yeast, pero gagawin natin ito, nilalagay natin siya sa warm milk para mabilis mag-activate. So, proven and tested ko na mas mabilis ito tayong makakapagpaalsa kapag minimix natin siya sa warm liquid with the sugar. Kasi yung sugar ang pagkain ng yeast, so mabilis siyang na-activate. Mabilis tayo makakapagpaalsa later on. Okay, so this is done. Hindi naman natin siya kailangan patagalin. We just needed to mix it. And then I'll be using my mixer for this. Now, if you don't have a mixer, you don't have to worry kasi pwede nyo gamitin yung inyong mixing bowl. Pwede kayo mag-mix sa bowl lang. I will put my dough attachment. This is the hook attachment. Then I'll pour in the milk and yeast mixture. This is our egg, room temperature. Okay, and then mix it. So kung napanood yun na yung ibang mga bread recipes ko, and you don't have a mixer, pwede nyo gayahin yun because I did hand mix the ingredients. So, para meron kayong guide. I'll be putting the oil. Our vanilla. And then we'll add our flour. Okay. So, guys, imimix na natin ito. So we'll just wait until it will form bago natin lagay ang ating salt.
Ayan, so nahirapan na siya, so you will have to change to number 2. Medyo nagpo-form na, so we'll add our salt. Okay. At this stage, lalagay na natin yung ating water loop. Parang yung pag gumagawa ko ng pandesal, yung butter, inuhuli ko, diba? So, ganun din siya. Mag-start na tayo ng ating timer for kneading. So, this will take 10 minutes. Nating i-knead yung ating dough. So, I'll get back to you once we have already fully kneaded the dough. Pakita ko lang sa inyo, guys, at 5 minutes, yung... Hindi pa to tapos, guys, no? Pakita ko lang. Humalo na yung ating water roux dun sa ating dough. Yan. So, this is at after 5 minutes of mixing. So, we'll just continue mixing this until 10 minutes. Okay, so it's already 10 minutes. Patayin na natin. Okay. And then, ililipat ko siya sa aking kneading mat. Okay, we'll just remove this. And set aside. So guys, I have here my scraper. Tanggalin lang natin. Scrape natin yung bowl. Then transfer. Okay. Nililinis ko mabuti yung bowl kasi dito ko rin siya alisahin, yung ating dough. Okay, set aside your bowl. We'll be using it later on. I like the texture. It's soft. So, i-knead ko lang ng konti. With hand. Ito talaga yung type na type ko. Kahit na I have a mixer to knead my dough, gustong-gusto ko pa rin na minamasa siya ng kamay. I don't know. This is what I love about baking bread. Kneading time. This is my stress reliever. And I love the result kapag nakikita ko yung naluto na siya. Yung dating binibili mo lang, ngayon kaya mo nang lutuin. So, gustong-gusto ko siya. So, that's why I fell in love with baking, because of bread making. Okay. Mapapansin ko, umaalsa na kasi may mga maliliit na na-bubbles. Hindi sticky yung dough natin, kaya wala tayong idadagdag ngayon. Because I measured this exactly. So, hindi ko siya dinagdagan. The last time that I baked, dinagdagan ko so that you can see how I do adjustments on my dough. Na pag nagkamali kayo ng sukat or something happened, you can still adjust it. Depende sa flour na ginagamit. Let's check. Let's get one. Let's check the window pane test kung okay na ba siya. Pasado na ba? It is. Yan, the mere fact na nahihila mo siya na ganyan at hindi napupunit agad yung gitna. It's stretchable. So our bread or our dough is stretchable na. Yan yung hinahanap natin sa ating tinapay. Pagka ginawa niyo yung dimple test, yan, pagka tinutusok-tusok nyo ganyan, bumabalik na yung dough. Nagba-bounce back.
Alright, we're good to go. So, ilalagay na natin ito sa ating kneading bowl para paalsahin. This would take around 1 hour to 1.5 hours. Some may do this for 2 hours. Depende sa climate or temperature ng lugar nyo. So, pag ginawa nyo ito sa gabi, medyo mas matagal kasi mas malamig sa gabi. Now, I'll be putting some oil on my mixing bowl para hindi magkaroon ng skin yung ating dough. Okay. So, I'm also putting some oil sa ibabaw. Okay. Yan o. Lumikit na siya dun sa naka-oil. Then, lagay natin dyan. Yan. So, take note nyo yung itsura. Palalakihin natin yan ng doble. So, dapat na nga hanggang dito umabot yung ating dough. Ang tawag dito is first proofing or what we call fermentation. Na nagpa-ferment yung ating yeast. Magkakos siya ng mga bubbles. Papalakihin niya yung ating dough. And that makes the bread yummy. Tsaka malambot. Hindi siya magka-crumble kapag kinain nyo. So, tatakpan lang natin ng cling wrap. Okay, para hindi siya papasukan ng hangin. Okay. And then, I'll store this in a warm place in my house. So, for me, it's gonna be on top of my ref. Mainit-init doon kasi medyo mataas at saka yung buga nung init ng ref. Che-checkin natin siya after 1 hour and pag hindi pa siya masyadong malaki, we'll wait up until 1.5 hours. Alright guys, after 1 hour, ito na yung ating pinaalsang dough. So, diba? Nakita niya, laki na. So, what we're gonna do is punch nyo lang para pumutok yung mga bubbles. Yung air, makawala. Aray ko. Then, transfer it sa kneading mat nyo or sa counter nyo kung wala kayong kneading mat. Pinipipi ko lang para matanggal yung mga air. Okay. So, we're going to weigh this para makita nyo kung ilan yung magagawa nyo. So, laging ganun yung gagawin nyo. This is 1184. So, we'll be using our weighing scale. So, ang gagawin natin guys, i-divide natin ito to 60 grams each. Sixty-one would be fine. So, just set this aside. Then, weigh natin lahat. Okay, so tapusin ko lang ito and then I'll show you. Alright, so guys, na-measure na natin lahat. So we were able to come up with 19 pieces. 60 to 61 grams. Yung sobra, dinagdag ko na lang, dinistribute ko sa bawat isa. So what we're gonna do, so if you don't have a rolling pin, gamitin nyo na lang yung kamay nyo. Tinatanggal lang natin yung mga bula. So, ganito rin gagawin nyo. Ibibilugin lang natin ito. Papasok nyo lang sa ilalim para kuminis yung ibabaw. And then, roll nyo lang. Yan. Make sure yung nakasealed. Alright. Go to the other one. Sa kakaganito nyo, puputok na rin yung mga bubbles. Kasi mahahawakan niya siya. Swirl it. Pwede kayong gumawa ng ensaymada na mas maliit dito. Kung gusto nyo mas maliit, okay lang naman. Pwede rin kayong gumamit guys ng mga cupcake baking tray.
yung bilog ng mga cupcake, doon nyo ito ilalagay. Pwede yun. So, tapusin ko lang bilugin lahat ito. Then, I'll show you. Alright, so na bilog ko na lahat ng ating dough. Ilalagay na natin siya dito sa ating ensaymada molder. So, gigrease natin itong maliliit na pan. Para hindi tayo mahirapang magtanggal mamaya. Okay. You can use vegetable shortening, butter, or oil in greasing this. Okay, so I'm done. Lalagyan na natin isa-isa. Yan, just put it in the middle. So guys, I have here some extra. Yan. Kasi kinulang yung aking ensaymada molder. There. Okay, so we'll just cover this with a kitchen towel. And this is how it looks, guys. So we'll put this in a warm place in our house. And then we'll wait for about 45 minutes to 1 hour until it doubles its size. Minsan 45 minutes lang okay na, minsan 30 minutes pwede na rin. So depende sa init. So you'll have to check it. Okay, and I'll get back to you after. Guys, after an hour, so ito na yung ating pinalsa. Tcharam! So this is so airy. So, huwag niyo siyang hawakan, didiinan, or anything. Wala na kayo dapat aayusin kasi madideflate yung ating pinaalsa kapag ginalaw niyo pa. Okay, and then ito yung isa. So, kailangan magaan lang yung gagamitin yung kitchen towel. Or, you may wanna use plastic, cellophane, or cling wrap. Medyo lalagyan nyo lang sila ng distance from one another para makapass through yung heat in between. Kung ibebenta nyo to, measure nyo siya para pantay-pantay yung laki ng inyong ensaymada. Alright, so I have preheated my oven to 180 degrees Celsius. So ilalagay na natin ito. Wala tayong ilalagay sa ibabaw kasi ilalagay natin siya ng glaze later on. We'll pop this in the oven and I'll get back to you. Alright guys, ito na yung ating first batch ng binake natin na ensaymada. Now, this was baked for 16 minutes. So, around 8 minutes, tinurn around natin siya sa oven para mag-even yung cooking. Or else, itong side lang na tala ang masusunog tapos yung kabila medyo maputi. So, kailangan mo talaga siyang ikutin. We'll just have to cool this down. Tatanggalin natin siya sa lagayan niya pag malamig na. And then while waiting for it to cool down, gagawin na natin yung ating glaze na nilalagay sa ibabaw nitong ating ensaymada buns. Kumuha lang ako na isang maliit na mixing bowl. And then ilalagay natin yung ating butter. So yung ating butter dapat room temperature na siya o medyo malambot na ng konti. So ayan. Soft na siya. So, ganyan dapat yung butter nyo. Then, lalagyan natin ng icing sugar. Lagyan mo natin ng 1/2 cup of icing sugar. Just a teaspoon of vanilla. Yan. So, nagtimpla lang ako ng 1 teaspoon na powdered milk at saka water. Ilalagay natin ito pauti-uti dun sa ating glaze until makuha natin yung gusto nating consistency. So, you will just have to put 1/2 teaspoon at a time. So, naglagay na ako ng 1/2 teaspoon and then mimix ko na.
So, pag masyado pa rin siyang parang sobrang kapal or ma-thick pa siya masyado, I'll add another half teaspoon. And then mix it again. So, ginawa ko lang siya by hand para makita nyo. Kasi madali lang naman gawin tong mga glaze. Ginagawa ko lang sa kanya, minimix ko until matunaw yung icing. Ayan. Let's taste. Okay, sarap. Pag nakuha mo yung tamang measurement ng butter at saka yung icing sugar with the vanilla, masarap talaga siya. Tingnan natin kung spreadable na tong ating mixture. Kailangan kasi hindi siya yung magtutulo. Pag nilagay mo sa finger mo, hindi siya magiging runny. Yan. Hindi siya dapat matatanggal. So, we got our mixture. So, tama na yun. Let's taste kung sakto lang yung tamis. Sarap! Alright, so guys, ito na yung ating ensaymada bun. So, tingnan nyo siya. Tinanggal ko na sa lagayan. Yan, ayan yung korte ng lagayan natin. And, it's so soft. Ayan o. Soft ng ensaymada mo. Yan. Pero nagbabounce back siya. Yan. So nice. Excited na ako. So ngayon, malamig na. So what you just have to do is gamit kayo ng spatula. Yan. Mix lang natin. So lalagyan mo lang na para kang nagpapahid ng butter dun sa ensaymada. And that's it. You know what? Nung binibake ko to, ang bango, grabe. Ang bango ng bahay. I like the smell of the bread. Yan. Hindi kailangan ng masyadong arte sa paglalagay. Kasi matatakpan niya ng cheese. But you know what, yung glaze natin, hindi siya masyadong matamis. At saka, nasarap kasi may vanilla. Sarap ng lasa. Kung gusto nyo mas makapal pa, then go ahead. Pwede naman. Stress reliever for me. Masarap. Nakakatuwa, diba? Natutuwa talaga ako pag nakikita kong yung magandang pagkakabake ng bread ko eh. It's like, you know, when you had made a beautiful painting. Parang ganun din yung pakiramdam niya. Pag nakikita mo ang ganda nung kinakalabasan nung binake mong tinapay. At syempre, masarap. Yun ang importante doon. Okay, I'll get back to you guys. Pagkatapos ko siyang lagyan ng glaze lahat. Alright guys, so eto na. Natapos ko ng lagyan ng glaze isa-isa. So, ganyan yung itsura niya. Now, depende sa inyo kung gaano karami yung glaze na ilalagay nyo. So, kayo naman na magde-decide nun. Pero may natira pa akong konting glaze. This is just in case you want yung mas marami na ilagay. But you can keep this glaze sa ref and you can reuse it. Well guys, you have also the option to use margarine. But I opted not to use margarine dito sa aking ensaymada. Kasi yung I wanted to make a glaze. Kasi yung sweetness, buttery taste nung glaze, pag na-mix sa cheese na maalat-alat, ang sarap ng combination. Parang kung kumakain ng cheese roll na may glaze sa ibabaw, na yung matitikman mo medyo matamis, tapos may alat. So, it's a perfect combination. Kaya ganyan yung ginawa ko sa aking ensaymada. And after that, lalagyan na natin ng cheese. So, you can be generous with your cheese. Depende sa inyo. Now, kung pambenta, then, kayo na ang bahala. So, medyo pagdikit-dikitin nyo para
masasalunong katabi yung cheese na malalaglag. Okay, so guys, ito na yung ating Cheesy Ensaymada. This is so good! I'm so excited! Gusto ko ng tikman. Sarap, no? Ba? Isip nyo ba na nagawa nyo yan? Kaya nyo palang gawin. Diba? And, we're going to taste it. Ayan, so titikman natin yung ating Ensaymada. So, titingnan niya sa ilalim, hindi sunog. Yan. Okay. It's very soft pag hinawakan mo. Excited na ako. Tikman na natin, guys. Mmm. Wow. Walang pinakaiba sa ensaymada ng ano. Red ribbon. Kasi sa lambot. Okay. Tingnan natin yung loob. Ayan. Yung pag pinipilas niya siyang ganyan, stretchable. Stretchable yung dough natin. Hmm. Gawa na kayo, guys. Ang sarap. Ang sarap. Parang, guys, hindi nalalayo sa mga binibili natin sa Red Ribbon na ensaymada. Ganun. Kagandahan sa ginawa nyo, freshly baked. Mm. Ang lambot ng dough. Ang sarap. Ilan kaya makakain ko nito? Natatawa ako kasi na, ginagawa ko pa lang siya na ano na, gusto ko nang kainin. Mm. Alam nyo na yung lasa nito, di ba? Yung medyo sweet na salty yung cheese. Perfect. Mm. Nako! Bestseller to. Kahit matagal mo na siyang ginawa, malambot pa rin to. Nasatawa ako kasi ito yung mga paborito ko eh. Parang, kailangan ko mag-exercise bukas. So, dami na makakain ko. Ito na dinner ko. Mm. Wow! Walang pinagkaiba, guys. Gawin nyo na to sa mga bahay nyo o practicing nyo na para maging business nyo na. Wow. Top eh. Naubos ko agad, no? Hmm. Ayan yung soft na. Masarap yung tinapay niya, guys. Kasi may ensaymada ako natikman sa grocery. Yung matigas siya. Matigas na yung, ano niya, yung tinapay niya. Ito ang lambot eh. Masarap siyang kainin. Kita niyo naman, naubos ko na, di ba? Nanina pa ako nagpipigil eh. Well recommended. Guys, gawin niyo na to. Patok to na business. Tsaka patok to sa bahay niyo. Alright guys, if you have any feedback, comments, just let me know, and of course, I will appreciate it very much. Kung malalike nyo yung video, share, and if you will tag me on your posts, sa Instagram man o sa FB, you can tag me kung ginawa nyo yung recipe ko, and I will appreciate it very much. Thank you so much, guys, and I hope na-recommend nyo rin ito sa inyong mga kaibigan, para maingganyo silang gumawa ng tinapay during this time.
na kung saan it is safer to make your own bread than to buy it. Diba? Para hindi ka labas ng labas. Alright, so thank you so much. Have a great day, everyone. Enjoy your cheesy ensaymada. Bye!